Panahong ito ay meron po tayong good news. Siyempre, ang ating bisita ngayon ay mga taga Remnant Healthcare Center. At kapag kasama po natin sila, siyempre merong good news at meron din po silang i-discuss or tatalakaying mga pamamaraan para po makaiwas tayo sa sakit na ito. Pero bago ang lahat, ipakilala ko muna ang mother and son tandem. Ito pong si Dr. Mary Jean E. Acero. Good morning po sa inyo, Doc. Good morning. At good morning sa lahat ng ating mga viewers. And of course, si Dr. Harris E. Acero, ang Doctor of Alternative Medicine. Mga suki na natin ito. Good morning din sa iyo, Doc. Yes, good morning, Miss Nina. At alam mo, doktora, para lang kayong para lang kayong magkapatid, kayo yung nakatatandang kapatid niya. Anyway, ngayon po ay pag-uusapan natin itong arthritis naman. Kaya po kayo andito para pag-usapan natin ano ba yung sakit na arthritis. Kasi akala mo, basta lang sakit na arthritis, di ba? Hindi mo alam, meron na palang malalang sakit na yon. Dok, ano nga ba ang arthritis? Ang arthritis, ito yung problema sa buto, no? Pamamaga ng joints natin. At ito yung common sa ngayong panahon na to dahil malamig. Ayan. So maraming kumikirot ng mga buto-buto at ito yung resulta ng lifestyle and food intake. So pag malamig, dun siya ngayon umaatake. Pero pag mainit po yung panahon, hindi may masyado. May mga kondisyon na kahit mainit o malamig, kumikirot siya. Ano po yung signs and symptoms na meron ka na pala nito? Ang sign and symptoms niya, ito yung pamumula ng kasukasuan o joints. Then mainit, pakiramdam mo mainit. Tapos, yung paglalakad ka, masakit na siya. Namamaga. Namamaga na siya, yes. Actually, Miss Nina, kasi ang arthritis, may dalawang most common. Actually, 100 yan eh. Na klase ng arthritis, napakarami. But ang pinaka-two most common natin, we have yung osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Yes. Yung osteoarthritis, yung nakikita natin usually sa mga matatanda. Ito yung mga sa likod, kasi osteo, di ba? At sa lahat ng buto, actually, no? Mostly, ang kinukuha ng osteoarthritis yung sa fingers natin, sa toes, sa knees, no? Sa hips. Kung saan makikita mo na di-deform, nanlalaki yung kanilang mga kamay, lang sa mga matatanda. And then rheumatoid naman, ito yung tinatawag natin na autoimmune, na nangangalay. But then most of the symptoms, the same sila, nangangalay, swelling, redness. Ah, yun pala mga symptoms. Pero ano po yung, di ba kapag ka, ang notion kasi is kapag ka, nagkakaedad ka na, meron ka ng arthritis. Pero ano po yung pinakabata so far na alam ninyo na nagkaroon na ng arthritis? Sa ngayon, sa case na pumupunta sa amin, meron mga less than 10 years old. 10 years old, meron na arthritis? Meron na. It's because of deficiency. Na ito yung nauuso talaga ngayon pagkain na puro junk food, na hindi na balance yung kanilang lalo na yung mga autoimmune. Since hindi yung masasabi yun eh. Kasi autoimmune, you're fighting your own part of the body. So hindi yung masasabi, it depends sa lifestyle na meron ka. So definitely, kung hindi magandang lifestyle mo, very unhealthy, as early as 10 years old, pwede kang magkaroon ng rheumatoid. So paano po madadiagnose? Or how can you detect at an early formation na meron ka na pala nito? So, sa diagnosis, syempre yung ginagamit nating blood chemistry, yan ang conventional yan. Makikita mo dyan yung kanilang uric acid, cholesterol, kung ano pa. But sa Remnant Healthcare Center, we have the ARDK test. Ano po ba itong ARDK? Lagi nating naririnig yung ARDK test na yan, Doc. Well, yung ARDK, it's Automatic Reflective Diagnostic Kinetic. No? It's a computerized wellness device wherein makikita mo lahat ng existing na problem sa katawan condition. Mo. And the good thing about this, pati yung developing, nag-uumpisa pa lang, makakita yun. It's the whole 12 system, including your psychiatric state, including your mental. And emotional. At saka yung mga root cause ng problem, makakita natin. All in one, para ka nag-executive check-up. Pati yung energy at saka immune system, makikita doon. And even the activity of cancer cells, makikita natin. And di ba, Doc, at a very affordable, na alam mo naman, pag nag-executive check-up ka ngayon sa isang kilalang mga ospital, it's more or less sobrang 50,000. Malaki, sobrang mahal. Tsaka wala siyang kailangan walang kailangan specimen, walang radiation, in 5 to 10 minutes, makakita agad yung result natin. Ganun lang ka. Sensor lang siya, yes. At maalalaman mo na yung result. Yan kasi ang ginagamit before sa outer space sa ating mga cosmonauts. Wow. So ngayon, pinagamit na sa Philippines. At kami, dahil nag-aaral nitong principles ng TCM, so napakadaling gamitin. Alam mo, Doc and Doktora, talaga malaking bagay po itong malaking tulong po sa amin. Na syempre, pag, lalo kung hindi mo kaya yung executive check-up ng pagkamahal-mahal,
sa ARDK pala, ganong kabilis. At the same time, affordable pa. And the good thing dito is, magkakaroon sila ng peace of mind. Yes. Alam nila kung saan ang galing. In the future, kung nila sila nagbago ng lifestyle, ano pa yung magiging sakit nila? So kung may sakit ka pa ng arthritis, once na magpa-ARDK ka, malalaman mo yung iba pang sakit na meron ka. Malalaman doon kung yung arthritis mo ay galing ba sa food, sa bacteria, o kaya sa intoxication. Ah, doon pala malalaman. Doon pa lang malalaman. Dok, so, ano po bang causes ng arthritis? Ang causes niya, common yung food intake natin ngayon, no? Kasi karamihan, ready to eat, easy to cook na pagkain at wala nang time para magluto, yes. So, nung unang panahon, bihira ka makarinig ng ganitong problem. Pero sa ngayon, napakarami na dahil sa pagkain, no? Mm-hmm. Yung diet nila, hindi na balanse. Then, kulang na sa exercise, no? Mga physical activity, lalo yung nasa office, doc, mm-hmm. Diba? At saka, Miss Nina, common to sa mga high-protein diet. Mm-hmm. Yung mga mahilig sa karne, no? Uh-huh. Yung mga seafoods mm-hmm. with shells, since napakataas ng kanilang uric acid. Tingnan mo na lang, ha? Seafoods? Mm-hmm. Seafoods ibig shells, sabihin yung mga crabs. Exactly. Sabi nga, na masasarap. What you eat is what you are, yes. Diba? Tingnan mo yung crab. Paano maglakad yung crab? Patagilid, uh-huh. Diba? Mm-hmm. Pag ikaw may arthritis ka, after you eat crab, maya-maya patagilid na rin lakad. So, ang lakas pala ng ano, exactly. Nung uric acid. Kasi uric acid. Ang kumakain kasi ng dumi doon sa fish pond, di ba? Itong mga crabs. Itong mga crabs. No. Tapos kakainin mo yan. So kung ano man yung chemical substance o toxic doon, nandun na sa katawan. So ano po yung i-recommend ninyong diet para to prevent arthritis? Okay, napakadali lang. Meron tayong mga native product o kaya yung ating pagkain like etong saluyot, no? Yeah, saluyot. Veggie fruit juice, yes, cleansing yan. Kasi ang kailangan mong alamin... Ano pong gagawin sa saluyot? Ibi-blend lang yon, then you take it fresh early morning. With calamansin, honey. Oo, calamansin, honey. Ang gagawin natin, alamin saan ang galing, then doon tayo mag-start ng treatment. Saluyot lang pala, yes. Pwede na ibi-blend mo. Yes, luya, no, garlic. At saka susubukan mo mamaya, Miss Nina, no, yung mm-mm. activated charcoal. Mm-hmm. Napakaganda nun. Ayaw, binigyan niyo ako. Itatry ko yun mamaya kasi hyper-acidic na ako. Uric acid, napakaganda rin. Kaya pala ako nawala ng boses noon. Na-irritate. Mm-hmm. So basically, Miss Nina, ano yan eh, we have to lower the protein content sa ating diet. Mm-hmm. As much as possible, as possible, no? Yung mga meat natin, i-lower natin. And then we have to also to do kidney cleansing. Mm-hmm. Kasi further complication ng uric acid, no? Mataas yung uric acid mo, madadamage yung kidneys. Yeah. So, what are the recommended na cleansing and flushing programs or na kidney. Dapat nyo pong, lahat po, mm-hmm. especially mm-hmm. yung sinasabi ni Doc na kidney rin? So, pwede umpisahan natin yung colon cleansing, no? We start from the stomach, then small intestine, large intestine, then the liver, the gallbladder, the kidney, and urinary bladder. Ako po ginagawa ko yung colon cleansing mm-hmm. with, di ba, yung mm-hmm. merong cucumber, parsley, celery, spinach, and... Kailangan talagang colon kasi lemon. Sabi nga natin, lahat ng sakit nag-uumpisa sa maruming bituka. Mm-hmm. Kaya cleansing talaga matter dapat. Of all so colon talaga dapat inuuna. So tama po ba yung sinabi ko na cleansing? Yeah. Yung mga tinuro sa akin ni Kuya Daniel noon? Lalo mga rich in fiber. Maganda rich in fiber. So, puro talaga veggies. Napaka-importante po nun. And it should be raw and organic. Mm-hmm. Kaya, Miss Nina, no, gusto doon. Natin sila i-invite this coming June 26 mm-hmm. para sa ating health expo. Okay lang ba yun na invite sure, natin sure. sila? Sure, sure. June 26 na po. Ano araw po yan, Doc? June 26 po, Sunday po yun. From 10 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. Where? Saan po yung sa venue? Bagong location na natin. Nilipat na po kasing Remnant. Ito po yung sa Remnant Healthcare Center, 1300 Anita Building, Quezon Avenue, corner Timog Ave. Katabi natin yung QCI Center po niyan. 10 o'clock to 4 o'clock po yan, June 26, Sunday po yun. Pag-uusapan po natin lahat po ng cleansing programs, mm-hmm. pati po yung pain management, and magtuturo tayo ng soya milk making. Ako parang mas maganda na ata yung anong yan, expo? Health expo. Health expo. Para sa registration po nila, makipag-ugnayan lang po, tawagin na lang po sa numbers natin na nasa screen. I see. O, sige po. So, once again, saan po yung kailan ba kayo lilipat sa bago niyong location, Doc? 15. Yes. 15. Ano pong address tsaka yung hotline number para po dun sa mga interesado? Ang address po natin sa ngayon muna, sa ngayon po, Remnant Healthcare Center, 430 Maligaya Building, E. Rodriguez Senior Ave, Cubao, Quezon City. Pwede po itong mawag sa 722-3476, 722-3476, sa 489-2431, o mag-text po tayo, 0928 353-0457.
Ayan, malaking bagay po yung ARDK yes, talaga, yes, no? Natulong yes. na doon. Para magkaroon sila ng peace of mind. Peace of mind na mawala po yung mga sakit-sakit. At saka makaiwas tayo sa cancer. Kung meron na pala kayo noon na namumuo, maaagapan. Yan ang tinatawag nating preventive measures. That's right. Huh? Alright, maraming salamat, Doktora Mary Jean Acero. At syempre si Dr. Harris E. Acero, ang Doctor of Alternative Medicine. Ako, sila po ay mother and son tandem. Kita nyo naman, napakaganda at napakagwapong si Doc. Anyway, sige po, dyan lamang po kayo. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po agad ang napakasaya. At syempre, ang punong-puno ng public service na Good Morning Kuya.